nagpagbago ng anyo si Jesus? Ano ba ang dahilan ng kanyang pagbabago ng anyo? O, mas maganda pong itanong tayo, paano ba magbabago ang ating anyo? Amen? Amen? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umaga pong ito. Tatlong mahalagang punto ng pagbabago ng anyo. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na dapat tayong magbago ng pamumuhay. Dapat tayong magbago ng sistema. Dapat tayong magbago, ituwid ang mali. Itama ang mali. Ipagpatuloy ang paggawa ng tama. Amen? The first point, brothers and sisters, is this. Keep doing what is right. Sabihin nga po natin, keep doing what is right. Very good. Ano pong sabi ng ating unang pagbasa? Mapapasayo lahat yan, Moises. If you will do my commandments. Dadami ang mga anak mo, Moises, Abraham. If you will do my commandments. And what are the commandments of the Lord? The commandments of the Lord is to do what is right. Amen? O, tatanungin ko po kayo, what are the things that you need to change? Ano yung mga bagay sa buhay natin na dapat na nating baguhin? Baka po kailangan nyo nang magbago sa pagtrato sa inyong asawa. Lagi-lagi mo nalang sinasaktan. Lagi-lagi mo nalang sinisigawan. Lagi-lagi mo nalang binubulyawan. Hey! Perhaps this is the most opportune time. Do what is right. Amen? Baka po kailangan mo nang magbago ng pakikitungo sa iyong nanay. Hey, hindi pa bata ang nanay mo. Patanda yan. Ibig sabihin, time will come, they will be gone. Mawawala yung mga yan. Dati hindi mo siya napapahalagahan. Baka ngayon, pwede mo na siyang pahalagahan. Dati daan-daanan mo lang siya. Dati binabaliwala mo lang siya. Baka ngayon, dapat gawin ang tama. Amen? Baka po kailangan na nating baguhin ang pagtrato sa ating mga anak. Baka po kailangan na nating baguhin ang pagtingin sa mga bagay-bagay. Instead of being reactive, be proactive in life. Ang mga pagsubok, ganyan talaga yan. Pero nasa sa iyo yan, paano mo titingnan ang bawat pagsubok? Nasa sa iyo yan kung paano mo tatanggapin ang mga pagsubok. Hey, do what is right. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, sa buhay ninyo, sagutin lang po ninyo ng mahina sa inyong puso. Sagutin lang po ninyo sa inyong isip, what do you need to change? Ano yung mga dapat nating baguhin? Yung mga tama, panatilihin natin. Subalit ang mga mali, itama natin. Amen? Amen? For us to have that transfiguration, para tayo'y makapagbago ng anyo, keep doing what is right. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po keep doing what is right. The second is, keep transformed by the cross.
sabihin natin, keep transformed by the cross. Totoo yun. Tandaan po ninyo, mga kapatid ko, na nagbago ng anyo si Jesus dahil may krus. Na nagbago ng anyo si Jesus, His glorified body, because there is the cross. Yun din po yung pangalawang punto natin. Sa buhay natin, binabago tayo ng krus. Ano yung mga krus ninyo sa buhay? Tandaan po ninyo, nababaguhin tayo niyan. Dati hindi ka matatag. Sandamakmak ang problemang humarap sa'yo. Naging matatag ka na. Amen? Dati hindi ka pasensyoso sa iyong trabaho. Pero dahil maraming mga hindi nakakaintindi, maraming mga hindi mo kasing talino, naging pasensyoso ka na. Binago ka ng krus. Dati hindi ka matibay. Dati natatakot ka. Dati nababaghabag ka. Dati kinakabahan ka. But now, because of the cross, you were transformed. You remember that, my dear friends. Oh, tatanungin ko po kayo. Ano yung mga krus na bumabago sa inyo ngayon? Father, hanggang ngayon po, pilit ko pong ipinagdadasal sa Panginoon, maging pasensyoso ako sa asawa ko. Father, hanggang ngayon po, pilit ko pong ipinapanalangin sa Panginoon, maunawaan ko ang mga estudyante ko. Father, hanggang ngayon po, pilit ko pong ipinagdarasal sa Panginoon, maging mahinahon ako sa pagharap sa mga pagsubok. Totoo yun! Why? Because the cross will transform us in life. Tingnan po ninyo yung nangyari sa buhay ninyo. Kailan ninyo natutong pahalagahan ng nanay ninyo? Hindi ba nung namatay ang tatay nyo? Amen? Amen? Kailan ninyo natutong pahalagahan ng pera? Di ba nung nawalan tayo? Nung nabankrupt tayo? Kailan ninyo natutunan na dapat palang magsikap? Hindi ba nung tayo'y nalugi sa ating business? Kailan ninyo natutunan na dapat palang maging wais sa buhay? Hindi ba nung nag-asawa ka? Mga kapatid, tandaan ninyo, the cross will change us. The cross will transform us just like Jesus. He was transfigured before the apostles. Because of what? Because of the cross. Tatanungin ko po kayo, may mga pinagdaraanan ba kayo sa buhay ninyo ngayon? Amen. Magsakripisyo lang po kayo. Magtiis lang po kayo. May magandang ituturo sa inyo ang mga pagsubok na ito. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikatlo, ano po ulit yung una? Keep doing what is right. Very good. Ikalawa, keep transformed by the cross. At ikatlo, keep focused on the prize. Sabihin natin, focus on the prize. Medyo lakas natin, focus on the prize. Very good. Tandaan po ninyo, mga kapatid ko, na ito yung sagot sa tanong na bakit nag-transfiguration? Bakit nagbago ng anyo si Jesus? Maiintindihan po natin ito kapag tiningnan natin yung nangyari before transfiguration. What happened? What transpired before transfiguration? Kwento ko po sa inyo. Naglalakad si Jesus papunta sa bundok. Tinanong ni Jesus ang mga alagad, "Who do you say that I am?" Sino daw ako para sa mga tao? Anong sabi ng mga alagad? Eh, Lord, may nagsasabi po, kayo si Juan Bautista, kayo si Elias. Sabi ni Lord, eh sino ako para sa inyo? Anong sabi ni Pedro? Ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Anong sabi ni Lord? Huy, may sasabihin ako sa inyo. Mamamatay ako eh. Magpapakasakit ako sa Jerusalem eh.
ipapako ako, pero muli akong mabubuhay. Sabi po ng teacher ko sa Bible, nanlumo itong mga alagad. Bakit sila nanlumo? Siguro sinabi nila, ano ba naman tong Jesus na to? Kala pa naman namin, siya na ang magliligtas sa atin, ipapako lang din pala. Amen! Amen! Ano ba naman tong Jesus na to? Lord, ano ka ba naman? Iniwan pa naman namin ang aming pamilya. Tapos ganyan lang din pala, mauuwi lang din pala sa pagkapako. Kala pa naman namin, ikaw na ang hinihintay namin. Nanghina itong mga alagad. Nanlumo itong mga alagad. That's why we have transfiguration. Pumunta sila sa bundok. At sa harap ng tatlong alagad na ito, nagbago ng anyo si Jesus. Sabi ng teacher ko sa Bible, itong anyo na nakita nilang puting-puti, ito yung magiging anyo ni Jesus after resurrection. Alalaumbaga, sinasabi sa atin, mamamatay ako, oo. Pero tingnan ninyo ako, nagtagumpay ako sa lahat ng mga pahirap ng mundo. Mamamatay ako, oo, pero tingnan ninyo ako. Nagtagumpay ako sa krus na ibibigay sa akin. That's the third point. The third point is very, very simple. Keep focus on the prize. Huwag po kayong tumingin sa lahat ng hirap ng buhay. Eh, maghihina talaga kayo. Sus Mar Joseph naman. Huwag po kayong tumingin sa mga pagsubok ng buhay. Manghihina talaga kayo. Manlulumo talaga kayo. Keep focus on the prize. Ang titingnan po ninyo palagi, yung pagtatagumpay. Malayo pa yan, pero magtatagumpay tayo dyan. Tandaan din ngayon. Sa mga nagkukuha ng bar exam, board exam dito, kapag kapuan tiningnan ninyo yung lahat ng hirap ninyo, sasabihin na lang ninyo sa sarili ninyo, maglubay na tayo. Tama na ang pangarap na ito. Mali. Ang titingnan ninyo, magtatapos ako, iaahon ko sa hirap ang pamilya ko, bibigyan ko ng magandang buhay ang nanay ko, bibigyan ko ng tricycle ang tatay ko, ililibot ko sila sa abroad. Keep focus on the prize. And that will be your inspiration in life. And that will be your gasoline that will drive you in fulfilling your dreams. Mahirap po talaga buhay. Totoo yun. Abay, sino ba naman ang merong madaling buhay? Mahirap talaga. Pero kung ang titingnan ninyo ay yung goal ninyo, yung pagtatagumpay ninyo, yung reward ninyo, yung prize ninyo, yung gantimpala ninyo, makakayanan ninyo ang lahat ng ito. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam ko po, nakwento ko na ito sa inyo. Noon pong ako'y nasa Egypt, panik ako sa Mount Sinai. Ang Mount Sinai po, ang pagpanik po doon, alas 12 ng hating gabi. Para makarating ka ng 6 ng umaga. 6 hours walk yung Mount Sinai. Talaga namang napakalayo at napakatarik po ng bundok. Hindi mo makikita yung gilid mo. Yung gilid mo pala, nung pababa na kami, bangin pala lahat, ganyan. Ako, nung mga nasa third station na, sabi ko, ayoko na. Napakaginaw, nagnyenyebe. Ano? Sabi ko, ayoko na, dito na lang ako, magkakapi na lang ako, hintayin ko na lang kayo. Yun pong mga kasamahan kong bata, ang lagi nilang bukang bibig, Father, eyes on the prize. E di ako naman, sige, eyes on the prize. Malapit na to. E di, panik ulit ako. Fourth station. Ay, ayoko na, hintayin ko na lang kayo rito. Ako talagang magpapapicture na lang ako rito sa mga kamelyo. Ganyan. E di, Father, eyes on the prize. Eyes on the prize. O, sige. O, panik ulit. E di,
Nasa fifth station na, dalawang stations na lang, sixth station yung pinaka Mount Sinai, sabi ko, sasakay na lang ako ng camel. Kasi may mga camel naman, nasa likod yung camel ng mga breadwinds doon. Ba, itong mga bata, ganun na naman. Ay, mahina pala. Ay, mahina pala. Ano ba naman yan? Sasama-sama rito, mahina pala. Aba, eh, syempre naman, ayoko namang masabihang weak ako, no? Eh, di sabi ko, sige, diretso na ako, diretso na. Eyes on the prize, eyes on the prize. Oh, edi ayun nga, nakarating kami ng Mount Sinai. Sa duktok po talaga, wala ka naman palang makikita. Ang makikita mo lamang ay pagsikat ng umaga at ang sea of clouds. But the thing is this, kung ako po ay tumingin sa lahat ng hirap ko, ay dito na lang ako. Ayoko nang umunlad. Ayoko nang mangarap. Ayoko nang umalis sa comfort zones ko. Eh dito na ako, sarap-sarap ng buhay ko eh. Mga kapatid, hindi mo makakamta ng gantimpala kapag ka huminto ka dahil nahihirapan ka. Tandaan ninyo ito. Transfiguration is there to inspire all of us. Para tayong lahat ay bigyan ng lakas ng loob. May mga pagsubok, may mga krus, pero huwag tayong titigil. Sa lahat ng mga krus, meron tayong pagtatagumpay na makakuha, meron tayong pagtatagumpay na aasamin, merong gantimpala sa bawat paghihirap at problema. Amen? Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tatlong punto, mga kapatid ko. What are the reminders of this Transfiguration Sunday? Paano ba tayo dapat magbago? Keep doing what is right. Keep transformed by the cross. Keep focused on the prize. Sabi po ng isang kanta, Baro, can't you see that no matter what happens, life goes on and so, oh baby, just smile, 'cause I'm always around you, and I'll make you see how beautiful life is for you and me. Take a little time, baby, see the butterfly colors, listen to the birds that were sent to sing for me and you. Can you feel me? There's a rainbow always after the rain. Mga kapatid, yun yung pinakamahalaga eh. Sa bawat mga unos, mayroon pong bahaghari. Tandaan ninyo yun ha, tandaan ninyo yun. Sa bawat mga krus, mayroong pagtatapos. Sa bawat mga pagsubok, mayroon pong pagtatagumpay. Huwag tayong susuko. Huwag tayong bibitaw. Humugot tayo ng lakas at gabay kay Kristo na hindi lang naghirap, kundi muling nabuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.